ito, meron. Yan. So, please subscribe and follow Mantiang Colmon's channel vlogs. Get this. Magandang tanghali po sa inyo lahat. So, ngayon, time check. So, mag 11:30 na lang magtatanghali. So, kung nakikita nyo, nandito po kami sa tabing dagat dito sa seawall at malapit sa mga palaisdaan. Kasi ngayon po ay sobrang taas ng level ng tubig. So, yun po yung nakalagay sa kalendaryo na kapag ganito po na sobrang taas ng level ng tubig, so nangyayari, yung mga palaisdaan na to, kasi ito yung pinaka main na pilapil ng palaisdaan na nagko-connect dito sa seawall. At ako nakikita nyo yun, yan, yung mga nasa gitna na yan, meron po dyan mga pilapil pero natabunan na po ng tubig. So, nalagpasan na po ng tubig na galing po dito sa labas. At ganito, kapag ganito po na sobrang taas ng tubig, marami pong nag-overflow ng mga palaisdaan at mga fish cages na galing po doon sa gitna na yan. Kung nakikita nyo yung mga bahay-bahay na yan, ayan po yung mga fish cages. So ngayon, kapag sobrang taas po ng tubig, level ng tubig, so marami po nag-overflow na mga pilapil dito sa palaisdaan na to. At ngayon, nandito po kami sa tabing dalampasigan, kasi yung mga nakakalabas po dito na mga bangos o ano man ang pinifeed po nila ay wala na pong pakialam yung may-ari dyan kapag nakalabas na po dito. Kaya ito ang ginagawa po namin. So, naghaharang po kami ng lambat. So, kasama po namin yung uncle ko. So, naglagay po sila ng lambat dito para yung mga galing dito na nakakalabas, so mahuhuli po nila. At actually, ngayong araw na to ay pangalawang araw na po ng high tide. So, sobrang taas ng level ng tubig. So, kahapon po ay marami po silang nahuli na mga bangos. Kasi talagang kahapon ay marami din na nag-overflow ng mga palaisdaan. Kaya yung nahuli ni Uncle na bangos ay nasa 23 kilos. At ito, nakapandaw na pala si Uncle ng kanyang ano, ng kanyang lambat. At ito, nakahuli na siya. Napakarami na rin nahuli niya. Ayun o. Ayun o, nakikita nyo. Oh. Siguro, Cole, ayan, Cole, kahapon pa na, Cole, no? Mga nakagawa kahapon, no? So kahapon pa po 'yan na nag-overflow na mga palaisdaan. Ayun pa po yung kahapon. Kasi ngayon, mamayang alauna pa po ng hapon yung pinakamataas na tubig na lalagpas po dito sa pilapil na to, sa main na pilapil ng mga palaisdaan na to. At sigurado na naman mamaya po ay marami na naman makakalabas na mga bangus. So mamaya po papakita ko po sa inyo malapitan yung mga nahuhuli na isda na sumasabit sa mga lambat na nilatag ni Uncle. So nag-aabang lang po kami. So ayan yung uncle namin, oh. Ba, nagpakas ka na, Chakol, agad, Kol. Kuha mo na sa lambat. Nagtuloy, pakas na. Ayan, nahuli na Uncle, oh. Mabilig ko mo, pati pakas may lambat. Ayan, nag-aabang-abang kami dito ng sumabit sa mga lambat. 1 hour later. So ito po, itatry po namin ano, tingnan yung lambat na nilagay namin. Kasi parang wala pong sumasabit na mga bangus ngayon. Baka naubos na yung bangus kahapon. So ilan lang po yung nakuha namin. So ito, hinahangot na po ni Angkol yung ano, lambat niya. So, tingnan natin kasi ito, pag nako namin, uwi na rin po kami. Titingnan namin kung may huli. So ayan, oh, meron. So patay na siguro kanina pa to. Ayun, meron din, oh. Kala namin wala na. So meron pa pala sa ilalim lang, kaya hindi masyado nakikita yung ano, yung galaw ng bangus. And, kung nakikita nyo kanina, nakalabas pa yung pilapil, yung pinaka main na pilapil dito sa seawall. So ngayon, ayan, oh, andun na yung tubig, lumagpas na. Ayan, meron kaming huli, oh. Panibagong huli na po ito.
talon-talon pa ito ah. Bigol. Lagyan natin ito para hindi siya tumalon. Oh, ito meron. Yan meron. So ang bangus po kasi kapag galing po sa palaisdaan eh dyan lang po yan banda sa tagiliran pumupunta. So hindi kagaya yung mga galing po sa mga fish cage. So talagang sa mga malalalim sila pumupunta. So ibig sabihin po ito, galing po ito sa palaisdaan. So nakahuli po kami ng 3 piraso ang nahuli namin sa huling pandaw namin. So ngayon uwi na po kami at dito kami dadaan sa gitna po ng palaisdaan kasi naglevel na yung tubig. So dediretso na lang kami sa loob ng palaisdaan papunta po doon sa bahay namin, malapit sa bahay namin. Kasi kapag hindi po mataas ang tubig, hanggang dito lang po sa seawall. So medyo malayo pa yung lalakbayin namin kapag sa seawall lang. So ngayon, sobrang taas ng tubig kaya makakadiretso kami dun sa loob. So ito yung seawall. So ilalagpas namin yung bangka. Tatawid namin dito sa palaisdaan yung bangka para makarating kami doon sa baba ng bahay namin. Ano, tinitirahan ng nagbabantay ng palaisdaan yung fish pond. Kalahati na lang yung litaw. Ayan, malapit na po kami sa aming bahay. So abot hanggang dyan ang tubig. So ayan oh, yung mga nyuga na yan, dyan na po yung bahay namin, baba ng bahay namin. Ayan, nandito na po kami. So ayan na yung bahay namin, nasa itaas na. Shortcut kami. Ayan, o, diba? Ayan. O, diba? Hindi na kami naglakad sa pinapel. Shortcut na ito. Ayan. Yeah. So, ayan. Dito na kami. Ayan na yung bahay namin dyan sa itaas. O, biruin mo, abot dito yung tubig oh. Sa tabi na ng bahay namin. So yun na po, magpapaalam na po ako. At gusto pa ng mga content na mga katulad po nito sa dagat. So comment lang po kayo down below. At gagawa po tayo ng mga videos na gusto nyo. So yun na po, maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat sa panonood at share lang po natin. At God bless po sa lahat. Bye bye.